Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, yan ang aga is itatanom na nato ng aton mga lapnisan or agarwood seedlings. So, amo na yun hira. Yan. So, medyo damo guys. So, tara! Nananom na kita. By the way guys, don't forget to like, leave comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Tara guys, taniman time. Tara guys, magtatanim na tayo. So ito yung gamit namin, pigno. Tatay Eddie, kaya magtatanim na. Kaya ako na dititanong kakao. Pwede man, ginbutang ko lang ng liso, tumurok. Oo, tumurok lang din. Butang ko lang ng liso. Hindi na yung dapaw sa... baka mahudlom at may saging kuwi na tida baka masaha man sa nga at tulad ko na mahawan-hawa ng lapir may para diri ba noon. So yan po guys yung pagtanim namin pala guys yung part ng lupa lupain ko mga banana plantation din ako mga nyog yun yung figure ko guys hanggang dun yung mga banana plantation ko. Mag upload din ako guys kung magkano yung kita ng banana plantation. So don't forget guys to click the notification bell para updated kayo sa aking new video. So, yan. Hanggang dun. Hanggang dun sa dulo. Hindi nakasama yung rice bowl. So, itong hitsura guys ng lapnisan or kumindiyana kung tawagin. Videos ako nito guys kung paano magpunla from seed. So check na lang yung mga videos ko sa link na nakalink sa video na to. Itsura ng kumindiyana or lapnisan, pinakamahal na puno. Yan yung dahon niya. Yan, para makita niyo. So, kung mapapansin nyo, yung dahon niya is hindi pantay yung alternate dito. Taas-taas ito mababa. So, yun yung itsura ng kumindiyana. Follow nyo pala ako guys sa aking Facebook page. So, nasa link din yung under the description of this video yung link. Tapos namin tanim, lalagyan namin yung bakod katulad nito. Agarwood ko dito may bakod din para hindi talagin pag naglinis hindi ma
sama sa pagputol ng damo. Ayan, tatanim na namin. So just an FYI guys, yung bunga is yung mga ganitong klase nagpas ng 200 to 300 pesos yung isa. So sa mga interesado dyan mag plantation ng lapnisan, pwede kayong mag-order sa akin ng seedlings, pero mga April pa kasi February pa darating yung mga bungang bibilhin ko. So kung sino man yung gusto magpa-reserve sa seedlings, benta ko ng 300, message nyo ako sa Facebook account ko. Nasa link naman sa baba yung Facebook page ko. So tips guys, pag magtatanim kayo ng lapnisan sa lupain niyo, dapat hindi siya masyadong naarawan. So advisable talaga na itanim siya malapit sa sagingan. Kasi bawal ang lapnisan maarawan kasi namamatay. Dapat malilim lang talaga. Ayan, itsura ng lapnisan yung dahon niya. Para makita niyo. Tara guys, kunin pa natin yung iba natin na lapnisan seeds. So yan yung bahay ko guys. Simple lang yung buhay ko dito sa probinsya. Mga kakao din ako. Tatanim ako ng kakao. So mahilig ako sa chocolate. Mayroon kapaya, mayroon din akong langka, turmeric, lemongrass, mayroon din. Ito, ano naman to, kulungan ng manok. Kasi magbebenta rin ako native na manok, pero nag-start pa lang ako. Ayan. So kunin na, kuha pa tayo para makapagtanim pa si tatay. Dalawa. Ayan. Dami-dami pa. Sana mabuhay silang lahat. Hindi na ada, ay magsusuritak nga da. Hindi rin balo yan o. Ay babanan niya bunga, nasingin nanay. Oh good tip. Ano nga, nalilit ang bunga. Ito yung darak mo. Ito, ganda na lang ito kayo. Hindi ka rapat sa aswan. Kato ka bala yata, Rosina. Magtatanim kayo guys. Yan ang gamit nyo, yung pigno. Ang bungkal ng lupa. Basta again, pag magtanim kayo sa malilim na lugar, huwag sa mainit, malapit sa sagingan. So hanggang doon pala yung banana plantation ko. Kaso yung iba kong banana, kinain ng kalabaw, hindi ko alam kung sino. Hanggang ka na ito karabaw at tuman na ng karabaw at tuman. Kaon niya na akong ibang saging. So amiton dito ta akong banana plantation, tika nga di. Ayan guys, papunta doon. So may irrigation din naman. Ito yung piggery ko guys. Tutor ko rin na lang kayo sa piggery ko. So yan yung piggery ko. Isa pa lang yung baboy kasi wala pong budget.
Hopefully pag nakasahod tayo sa YouTube, guys, bili tayo ng baboy, tapos kung maka 2,000 subscriber ako, may giveaway na naman ako. Depende. May pag-giveaway pala ako, guys, sa mga YouTube subscribers ko since na-monetize na yung channel ko as a thank you. So check na lang yung video ko. Yung title is 1K YouTube giveaway as a thank you to my supporters. So yung cut-off nyo, guys, is up until December 31st. So sa January 1st malalaman yung winner. So ang gagawin mo lang is mag watch ka ng video, like, leave ka ng comments, at share, click the notification bell. Tapos iraraffle ko yung mga names ng nag-comment sa video. At i-announce ko yung winner sa January 1st ng gabi, 2021. So 1,000 lang muna kasi hindi pa tayo nakasahod sa YouTube. Pero promise, guys, pag malaki na yung sahod ko sa YouTube, palaki ng palaki na rin yung mga giveaways ko. So malay natin, 100k tayo ng sahod sa YouTube. Bigay ako ng mga grocery or cash or pwede rin motor or bike, anything na makakatulong sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga YouTube subscribers ko. Hindi dahil sa inyo, hindi ko marireach yung, hindi ako mamomonetize, I mean. So tara, guys, kuha pa tayo. Kung may mga katanungan pala kayo, guys, about sa pagpapatubo ng agarwood, mag-leave lang kayo ng comments sa baba ng video na ito at sasagutin ko kayo real time. Meron din akong dalandan kasi may ligaw sa dalandan yan. May mga pineapples din ako. Hanggang doon pala yan, guys, yung mga banana plantation ko hanggang doon sa gilid ng kalsada. Ito yung bahay namin pala sa Tusay nung nag-Yolanda. So shout out, credit pala to sa uncle ko sa US, si Tio Fred Verso, saka siya yung nagpagawa nito. Kaso na ano ng Yolanda na damage, so thank you, may Red Cross yan, bahay ko pinagawa ko. Anyway, just wanna share my ano yung hometown ko dito. So ganito yung buhay ko sa probinsya. Ayan, mahilig ako magtanim. Obvious ba? Dami kong tanim niya. So sa mga OFW pala, guys, na nanonood na ito, so mas maganda talaga mag-invest kayo ng lupa, bili kayo ng mga agricultural land kasi iba pa rin yung mga healthy foods, yung kakakain ka ng prutas, madami mong nakakain, healthy yan. Mahilig ako sa saging. So kung napapansin nyo, yung pinagtataniman natin is malilim. Laging tapat siya ng puno ng saging. Para hindi masyado maharawan. So after nito, guys, pagtanim is maghihintay lang kayo ng 3 taon. Kasi bubunga na rin yung lapnisan natin. 3 years from now. Pag 5 years, pwede na natin siyang lagyan ng inoculation. Yung tinatawag na inoculation process. Yung may ini-inject na chemical, yung organic na chemical para matrigger yung puno na mag-produce ng agar. Yung itim, tinatawag na black tiger. So, may process yan. Sab now, pinag-aaralan ko pa kung paano yun. Kasi gusto kong gumawa ng organic lang na
liquid para sa inoculation process natin. Napanood akong video sa Indonesia ata yun, nalagyan nila ng pako yung katawan ng puno ng lakmisan after 5 years. So, depende. Try natin yun. So, hopefully, is nabuhay itong lahat ng agarwood ko or lakmisan. So, sa tingin ko naman, dahil dito yung klima is malamig, medyo mataas na yung part namin dito sa barangay Patok na kami dito. So, hopefully, mabubuhay yung mga lakmisan ko. Ang nakikita nyo man, kulay green, so healthy yan. So, after 5 years, pipiliin ko lang yung puno, nalagyan ng pako. Yung iba, gamit injectionan ko ng ano, yung chemical. Hindi kami, organic pala. Organic liquid for inoculation. Meron din akong lansunis, guys. So, may alam din akong technique, guys, kung paano magparami ng bunga ng lansunis sa madaling paraan in a natural way. So, i-upload ko rin ang video na yan sa susunod. So, kaya always nyo i-click yung notification bell para update kayo sa aking mga newest uploads. So, tara guys, kuha pa tayo. So, medyo marami-rami pa to. So, may good news pala ako, guys, kasi may nakausap akong agriculturist na soon daw magiging legal na yung agarwood dito sa Philippines. So, ang kagandahan nito, as early as now, kung plantation na kayo, bumili na kayo ng mga seedlings. Kahit medyo may kamahalan, magandang investment siya. Hindi kayo may scam. Basta alagaan nyo lang yung lakmisan nyo. Linisan nyo yung ano, pinagtataniman para. So, mamaya ibabakuran namin para palatandaan. Kumuha kami ng mga kawayan mamaya. Guys, kunin pa natin yung iba. So, kung describe natin yung lakmisan, guys, yan yung dahon niya para makita nyo. Klaro-klaro. Kasi mapapansin nyo, ito yung buto niya. Yan, pinakabuto. Para nag-open siya. Tapos,
Kung mapansin nyo, parang may balahibo yung katawan ng ano. Tingnan nyo. Yan. May balahibo yung katawan ng lapnisan. Tsaka yung dahon. Kung tingnan natin yung dahon. Kung pininit natin. Balahibo. Yan yung lapnisan. Kasi may ibang uri ng lapnisan or na hindi agarwood. Yung tinatawag na lanete. Dalawang uri yung lanete, guys. Yung may lanete na may agar. Tsaka yung lanete na walang agar. So yung lanete naman is medyo mahaba yung dahon nun. Pointed leaf. Natin yung iba. Dami na niya yung mga banana plantation ko. So, thank you kay Tatay Lili, siya yung magtanim ng mga banana ko dito. Dami na yung mga lulululo. Yung iba pinain ng kalabaw. Huhulihin ko mama yung kalabaw na yun. Kakatahin ko yun. Hindi, joke lang. Hindi, magsasabihin ko lang may ari na sana meron siyang consideration ba? Kasi alam niya namang may tanim. So, dapat. Yung mag-alagan na ako ng kalabaw. Tapos pa. Ihigot pero balay. So, may patubig din kami dito. Irrigation system namin. So, walang problema ng tubig. Palayan niya. Doon sa dulo. Malinis naman ng tubig. Ano yun? Itong tanong? Ang dibdo ko doon nataas na. Napulod. Sayang. Dako na urog. Na nagkataas. Abogado din ako. Oo, parang makatigal yun. Yan akong mga mahogani, guys. Yan, headed ng mahogani. Nagpaputol pa lang mahogani kasi pinagawa ko yung bahay ko. Yan. After magputol, magtanim ako ng mga 10 piraso ng mahogani. Yan. Tanim lang, guys. Tanim. Hanggat bata ka pa, magtanim ba yun ang magtanim? Kasi may aanihin kayo. Tularan nyo yung mga katulad namin. Puno ng nyog, mga tanim ko lang yan. Soon, bubunga na rin yan.
gagani na lang ako ng buko. Yun, mga buko, ako niyan. Tanim ko din yan. Pareho lang sana yung pag-iisip ng tao. Maganda yung mundo natin. Tulungan natin yung mundo natin na may harapan din. Sa pamamagitan ng pagtatanim. Makatulong ka na kung hindi ka pa. Meron pa tayong 10 minutes. Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-share yung video na to. Guys, I promise, pag naging big time YouTuber ako, half ng blessings na nare-receive ko, ibibigay ko sa inyo. Huwag kayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Kaka-proud kasi dati napapanood ko lang to sa TV, sa computer, yung agarwood, yung mga puno. Ngayon meron ako nakakapagtanim na. So nakaka-proud din. Na-excite ako. Sana mabuhay silang lahat. Kaya every now and then, every week, magaan ko sila. Kunin natin yung iba. May dapa iba na eh. Wow. Kunin ko yung iba, guys. Yung piraso pa to. Lalaki muna. Still have 4 minutes left. Okay. Kunin natin yung iba para matapos yung itanim. Kagandahan dito sa Alat Mission, guys, is nabubuhay talaga siya kahit hindi mo siya itanim talaga sa bukid. Basta malamig lang sa lugar mo, siguradong mabubuhay yung laki sana. Gani, guys, tinanim ko. Yan, nyug ko yan, guys. Yan, saging
hanggang doon pa yung lupain namin. Nasa Choy Choy. Choy Choy! Ito yung favorite yung Choy Choy. Say hello. Come on, halika rito. Halika. Ang mga gat. Aray ko! Hangagat, hangagat, hangagat. Simple lang yung buhay ko dito sa probinsya. Press ko ang hangin. Malamig na klima. Alright guys, so yun lang po. Just wanna share yung Lapnisan or Agarwood plantation journey ko. So don't forget guys to subscribe to my channel, click the notification bell and share. Thank you for watching. Bye bye guys.